na-experience na po ba ninyo na nagbabayad kayo sa bangko ng inyong tax due ayaw tanggapin ng bangko. Sabi ng bank teller, wala daw signature yung revenue district officer o yung RDO o yung kanyang representative. Kailangan daw na mayroong TIN verification certification doon sa RDO kung saan po kayo naka-registro. Nakaka-inisyal. Kayong mga RO tsaka RDO, nagbabiolate kayo ng Republic Act 9485. At walang batas, tax code man siya o implementing rules and regulation, na nagsasabi na kailangan ninyong magkaroon ng TIN verification bago i-accept ng bangko yung tax return. Okay naman yung inyong intention. Siguro, ayaw ninyo yung payment ng taxpayer ay ma-credit sa ibang EIN number. Maganda yun. Kaya lang, bawal po yung pinagagawa ninyo. Unang-una, number one, yun nga, unang-una, yung EIN verification, wala pong rule na nagsasabi niya, it became a part of corrupt act or practice. Maganda nga para sa gobyerno na magkamali yung taxpayer kasi makapag-i-impose ka ng penalty. At pag nakapag-impose ka ng penalty o ikaw RDO ka tsaka RO ka, tataas ang koleksyon nyo. So, dinideprive mo yung gobyerno na tumaas ang koleksyon. Number two, itong mga taxpayer nito ay may responsibility na itama yung lahat na nakasulat sa kanyang tax return. Bawal po sa rules and regulation na makisawsaw kayong mga revenue officer o kayong mga revenue district officer sa ginagawa ng RDO, ng mga taxpayer, sorry ha. Hindi po kayo pwedeng tumingin ng tax return nila until na-file na sa inyo. Naiintindihan niyo po ba yon? Hanggang hindi fina-file sa inyo ang tax return, hindi po kayo pwedeng mag-intervene. Hindi kayo pwedeng mag-audit. Yung pagtingin niyo o TIN verification niyo, audit yan eh. Di ba sabi ng batas, pwede lang kayong mag-audit? Dalawang sitwasyon. After the return has been filed, number one. And number two, you have been authorized by the Commissioner of Internal Revenue. Pina-violate niyo yung batas na yun. O kayong mga revenue officer, ha? Ito lang yung masasabi ko sa inyo. Iwasan ninyo mag-violate ng batas. Kasi ito naman ang sasabihin ko sa mga taxpayer. Kayong mga taxpayer na binabiolate ang right ninyo ng mga revenue officers. Pumunta lang po kayo sa ETM Tax Agent Office. Tawagan nyo sila sa 0922-801-0922. At sa mga accredited students, consultants ko, tutulungan po kayo nila. Ha? Magtatayo po tayo ng maraming branches, magtatrain tayo ng maraming tao para ho tulungan kayo mga taxpayer. Maraming salamat sa panonood at pag-share nitong video.